Connie, tatlong araw matapos pagbabarilin, dinala na sa kanyang bahay ang mga labi ng pinaslang na si Sudipen La Union Mayor Alexander Buking, ang labi ng alkalde, pati na ang mga labi ng dalawang namatay sa panalambang noong Lunes ng gabi sa bayan ng Bangar, sabay-sabay na ibinyahe mula sa funeraria kaninang umaga. Sa kanyang bahay, ibuburo lang alkalde ang ilan niyang kapatid, kadarating pa lamang kaninang umaga galing pa sa Amerika. Pero humiling muna ang kanyang pamilya na maging pribado ang unang araw ng burol. Matinding kalungkutan ang mababanaag sa buong compound ng bahay ng alkalde dahil sa karumal-dumal na sinapit ni Mayor Buking. Si Vice Mayor Wendy Joy na sugatan naman sa insidente na nanatili pa rin sa ospital. Ang dalawang iba pang namatay sa panalambang na sina Bonifacio Depdepen at P.O. Rolando Wande, iniuwi na rin sa kanilang mga bahay para iburol. Ang mga labi naman ng driver ni Mayor Buking na si Depdepen dumating na rin sa kanilang bahay. Nag-iiyak ang mga kaanak at kaibigan ang aming nadatnan. Ang kanyang panganay na kapatid na si Nida Barciliano humihingi ng tulong kay Pangulong Duterte para mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang kapatid. Aniya, panghihinayang ang kanilang nararamdaman, lalo pa't responsableng ama si Depdepen. Ang kanila raw ngayong inaalala ay ang naiwang tatlong anak na babae ni Depdepen na lahat ay nag-aaral pa. Wala pa raw detalye kung kailan ang libing dahil hinihintay pa ang pagdating ng asawa ni Depdepen na isang OFW mula sa Russia. Samantala, hinahanap na ngayon, Connie, ng pulisya ang hindi naman bababa sa limang suspect sa pagpatay kina Mayor Buking. Ayon kay Chief Inspector Silverio Ordinado, tagapagsalita ng Special Investigation Task Group na tumututok sa kaso ni Buking, dalawa sa mga suspect ay sakay ng puting pickup truck na nagpaulan ng bala ng baril sa sasakyan ng alkalde. Ang tatlo namang suspect nag-abang umano at isinakay ng white pickup truck 500 metro ang layo mula sa crime scene. Iisang baril din umano ang ginamit sa insidente, batay na rin sa 39 na mga basyo na kanilang nasamsam sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga bala umano ay galing sa caliber 5.56 Armalite. At live mula dito sa Sudipen, Lalawigan ng La Union, balik sa inyo, Connie. Cecil, may mga naulila bang mga anak ang mayor, ang namatay na mayor at ang nagpapagaling ngayon sa ospital na misis niya na vice mayor? Connie, meron silang naulila na mga anak. 14 na taong gulang, kung di ako nagkakamali, yung kanilang panganay. At yung kanilang bunso, 1 year old pa lamang. Mm-hmm. At kanina nga talagang bumuhos ang mga luha sa loob ng bahay nitong pamilya nga ng pinaslang na alkalde. Pero hinihintay muna, Connie, na ang magbigay ng statement at makarecover itong si Vice Mayor Wendy Joy, na sa impormasyon na ating nakuha nga, inoperahan sa kamay kasi nagtamo rin siya ng sugat sa kamay dahil doon sa nangyaring pananambang sa kanila noong Lunes ng gabi. At wala pang impormasyon kung kailan siya makakalabas ng ospital, Connie. Pero stable naman ang may bahay at Vice Mayor na si Vice Mayor Joy? Stable naman, Connie, ang kanyang lagay nitong si Vice Mayor Wendy Joy. Malayo na sa peligro ang kanyang buhay kasi ang tinamo lamang naman niya ay daplis sa ulo at sugat sa kamay noong maganap ang pananambang kasi talagang niyakap siya ni Mayor Buking nung maganap yung insidente para maprotektahan siya mula doon sa umuulang mga bala ng baril noong Lunes niya ng gabi, Connie. Okay. Yung mga anak kasi nila napakababata pa, yung mga kamag-anak ba nila nangangalaga sa mga anak nila, nang hingi ba ng proteksyon mula sa PNP? At alam naman natin kasi na parehong magulang ano ang talagang tinarget dito. Yung kanilang mga, yung bahay, Connie, nitong si Mayor Buking ay napapalibutan na ng mga police. In fact, meron kaming namataan na parang may contingent na rin ng army sa paligid ng kanyang bahay. Yung immediate vicinity sa labas ng kanyang bahay, ay meron ng mga dineploy ng mga karagdagang police. At kanina ay dumating din para magbigay ng respeto ang provincial director ng Union, itong si Senior Superintendent Layug, pati na rin si Inspector Kasem na hepe ng pulisya ng bayan ng Sudipen. At kanila namang tinitiyak nga na ang proteksyon para sa pamilya kasi kumbaga napakahirap ng sitwasyon, especially ni Vice Mayor Wendy Joy kasi siya yung lone survivor, right? At tumalabas siya rin ang lone witness. Mm-hmm. So kung sakasakali, kung meron mang makapagtuturo sa kung sino ang responsable,
doon sa naganap na pamwaril, eh, very vital yung ibibigay na information itong si Vice Mayor Wendy Joy. Kaya talagang kinakailangan na matiyak ang kanyang proteksyon. Wala namang death threat na nababanggit, Cecil? Yung aspeto ng death threat, ako, kanina nakausap namin yung pamilya nitong si nung kanyang driver, si Bonnie Depen. Kung manggagaling direkta dun sa pamilya nitong si Mayor Booking, ayaw nilang kumpirmahin yung kanyang information. In fact, talagang ayaw muna nilang magbigay ng kahit anong impormasyon. Pero yung pamilya nitong si Bonnie Depen, parang may pahiwatig ko niya na may ganyang impormasyon. Pero parang hindi masyadong nabibigyan ng emphasis o siniseryoso. Kasi nga, well-loved itong si Mayor Booking sa kanyang bayan. Dahil, kumbaga, para sa kanila, ano nga, yung security nga niya, wala siyang, bumibiyahe siya ng kasama lang niya, yung driver niya eh. Mm-hmm. Wala siya talagang kasamang mga police. So parang at least siya sa kanyang bayan, na pagka nandibigyan siya sa bayan ng Sudipen, eh ligtas siya. At dahil talagang well-respected siya na alcalde dito sa kanyang bayan. Alright. Hanggang sa naganap na nga yung pananambang noong Lunes ng gabi, Connie. Maraming salamat sa yung update na yan sa amin, Cecil Villarosa.